Hello mga ka-Joserap, ayan ngayong araw na to is gagawa ko ng tokwa na merong manok at lalagyan natin ng mayonnaise. Meron tayo dito yung chicken breast. Inalis ko na rin pala yung skin dito sa chicken breast. Lalagyan natin siya ng asin at ipapried natin to sa olive oil mga ka-Joserap. Nilalamas ko na pala yung asin natin. Konting asin lang at hindi tayo maglalagay ng any magic syrup or seasoning dito sa gagawin nating lettuce salad with mayonnaise and takwa at fried chicken. Siyempre, naglagay na rin ako mga ka-Joserap ng powder na paminta. Nakita niyo yan, ang bango-bango at ang healthy-healthy ng kakainin natin ngayong araw na to. Excited na rin talaga akong kumain na merong dressing kasi na salad, na lettuce, na merong chicken breast, mga ka-Joserap. Kakain tayo na masarap na pagkain ngayon. Ayan, tara samahan niyo ako at ipa-fried na natin to. Okay, so nilagay ko na yung kawali natin at napainit nang ko na rin siya. It's time na rin na maglalagay na ako ng olive oil. Kailangan mainit na mainit yung kawali natin para pag nilagay natin yung chicken is hindi siya didikit mga ka-Joserap sa pan natin. By the way, non-stick naman pala itong pan natin. Excited na ako sa another menu natin. Ito pala yung mga ingredients natin. Meron tayong pepino dito. Meron naman tayong onion leaves. At meron din tayong onion. Tapos meron din ako ditong bell pepper mga ka-Joserap. Ito na yung na-fried ko na chicken. Nakita nyo malapit na matapos. Ganito lang kadali at kabilis ang gagawin natin. Meron ako ditong lettuce na nahiwa-hiwa ko na. Onion leaves, bell pepper, tapos meron akong pepino dito. Ito na yung chicken natin at yung sibuyas. Nahiwa-hiwa ko na siya at ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Olive oil, dressing, at pamintang powder. So, ayan na mga ka-Joserap. Tara, samahan niyo ako at sisimulan na natin to. Low-carb diet at keto diet itong gagawin natin. Ito naman yung tokwa natin. Siyempre, nailagay ko na rin yung pan natin. At kailangan ulit, mainit yung kawali natin bago natin ilagay itong pan. Kahit pa, ano siya, non-stick. Okay? So, ayan na mga ka-Joserap. Puhugasan na natin itong lettuce natin. Make sure na huhugasan muna natin yung lettuce. And after that, kailangan tuyong-tuyo rin yan. So, ito yung gagamitin natin na pang-drain. Kasi hindi masarap kapag yung gagawa ka na salad na medyo basa-basa pa yung lettuce natin. Mabilis siyang mag-brown-brown yung lettuce. Kaya dapat is tuyong-tuyo siya. Okay? Ayan mga ka-Joserap, malapit na tayong matapos sa pina-fried natin na mga tokwa. At ito na nga, ipaghahalo-halo ko na yung ingredients natin. Nagagawin nating salad na merong lettuce at merong chicken at merong tokwa. Okay, so nilagay ko na yung sibuyas natin. Nilagay ko na rin itong pepino natin na ginayat ko. Hindi ko na rin inalis yung balat niyan. Tapos meron akong bell pepper dito. Oh my God, mga ka-Joserap. Kitang-kita nyo naman ang sarap-sarap. At nilagay ko na rin itong onion ribs natin. Diba? Actually, pumayat na nga ako ng 15 kilos eh. Payat na ako ngayon mga ka-Joserap. So, ilalagay na natin itong chicken. Ayan yung chicken natin. Ito yung frenade natin kanina at hiniwa-hiwa ko na siya ng cubes na ganyan. Tapos, maglalagay tayo ng pamintang powder. Okay? Depende sa inyo kung gaano karaming pamintang powder yung ilalagay ninyo. At pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung dressing. Napakasarap ng dressing na to. Itong dressing na to is pwede siya sa low carb din. Pero depende rin sa inyo kung gusto niyo nang kayo gagawa ng mayonnaise o ng dressing. Meron din akong video nito dito na i-upload ko na. Panoorin niyo na lang mga ka-Joserap kung paano gumawa ng dressing para sa lettuce natin o sa any vegetable na salad. Grabe, napakasarap at natatakam na talaga akong kainin to. Hindi ko alam kung tatagal ba to sa akin hanggang bukas. Nakita nyo naman, perfect na perfect ang paggawa natin, di ba? Ang bango na, ang healthy pa, ang sarap pa. So, pwede ka talagang gumawa ng mga keto diet food. Tapos, maglalagay lang ako ng another onion on top of the salad. Okay, mga ka-Joserap. Perfect. So, ilalagay na natin to sa lamesa. Tapos, sahaluin natin to mga ka-Joserap.
masarap para yung dressing is mahalo o mamimix siya sa lahat ng ingredients natin. Napaka-fresh at healthy nito. Okay, huwag ka na mag-atubili at huwag ka na maghintay dahil napakadali lang gawin nito. Yung mga kinakain nyo sa fast food o sa labas, ganito rin yun mga ka-Josera. Pero masasabi mo yung kakainin mo ngayon is healthy talaga dahil ikaw na yung gumagawa. And then maglalagay ako ng olive oil. Yes, maglalagay tayo ng olive oil para hindi siya ganun ka-dry. Okay, so ayan na yung finished product natin ng vegetable lettuce. Ito namang tokwa is hihiwain natin to dahil ang gagawin natin is sisig. Sisig tokwa. Yes, pwede talaga. Ito yung ingredients natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Isa sa mga favorite ko at talagang gusto ko nang kainin matagal na. Pero dahil nga keto diet tayo, ganitong version ang gagawin natin. Tokwa with slush keto diet. So meron tayo ditong sili na green at maglalagay tayo dito ng sibuyas. O diba healthy mga ka-Josera? Maglalagay na rin tayo ng pamintang powder at meron akong one egg. Yes, meron tayong egg din. Tapos maglalagay din tayo ng dressing natin. Ayan na, naglagay na ako dito ng mayonnaise. Ito yung mayonnaise na ilalagay natin. Yung plain lang. At pagkatapos niyan, imimix na natin. Imimix natin mga ka-Josera at make sure ha, nagisa natin ng maayos yung sibuyas pati yung sili na green. Hindi naman ito ganun kaanghang pero perfect na siya para sa mga mahilig dyan sa sisig pero wala tong pork. Pwede rin tayo maglagay ng chicken kung gusto nyo. Chicken breast lang ha, tapos aalisin mo yung balat. So ayan na, nilagay ko na yung itlog mga ka-Josera. Napaka-healthy, napaka-sarap at panigurado ko na matatakam ka talaga sa mga ginagawa kong pagkain. So, ayan na mga ka-Josera, ipiplate na natin yung mga nagawa natin. Okay, kakain na rin ako at 7:30 PM na. Ito na yung nagawa natin na tokwa. Okay, tokwa slush with keto diet. Okay, and low carbs. Ayan na mga ka-Josera, nakita nyo naman natunaw yung yung mayonnaise na nilagay natin. So, ayan na mga ka-Josera, perfect na perfect. Tara, samahan niyo ako at kakain na din ako. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman lagi din kayo mga updated sa mga latest ganap ko sa buhay. And don't forget to hit the notification bell para naman makita niyo yung mga video na ginagawa ko kung ano yung bago. Siyempre, i-share niyo na rin. Ito yung nagawa natin na lettuce salad at yung nagawa natin na sisig food. Magsasandok na rin ako ng ginawa natin na pagkain at excited na akong kumain ngayong araw na to dahil nga hindi ako kumain ng buong maghapon. Nag-coffee lang ako, black coffee at nag-tea. Ngayon gustong-gusto ko na talagang kumain dahil nag-fasting rin ako mga ka-Josera.